kaya ng actress na si Julia Barreto na magpakilig at magpaiyak sa iba't ibang roles na kanyang ginampanan. Sa madaling salita, si Julia ay isang versatile. Narito ang ilan sa pinakahindi malilimutang mga karakter ni Julia sa telebisyon at mga pelikula. The Philippine Showbiz List presents Most Memorable Characters Played by Julia Barreto. Ana Kalugdan in Coke. Ang on-screen debut ni Julia ay sa ABS-CBN fantaserye na Coke na umere sa primetime bida noong August 2007. Ginampanan ni Julia ang pangunahing papel bilang si Ana Kalugdan, isa sa mga kaibigan ni Coke na tumulong sa kanya sa pagkumpleto ng kanyang misyon upang makauwi ito sa kanyang planetang Yekok. Mirabella Bella Arboleda Robles in Mirabella. Makalipas ang 7 taon, nakuha ni Julia ang kanyang unang titular role bilang si Mirabella. Sa fantaseryeng ito, lumaki si Mera na pinahihirapan dahil sa kanyang malakahoy na balat. Nahulog ang loob ng ina ni Bella na si Daisy sa isang lalaki na kasal na. Hindi nagtagal ay nalaman ni Olivia ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa. Sa galit nito, nagsagawa siya ng isang ritual sa pamamagitan ng isang misteryosong puno at sinumpa si Daisy upang alisin ang kanyang kagandahan. Tulad ng mismong punong ginamit sa ritual, dahil dito, naging malakahoy na ang balat ni Daisy. Dahil sa ipinagbabawal na relasyon ng kanyang mga magulang, naapektuhan din si Mira ng sumpa, ang magkaroon ng balat na parang kahoy katulad ng kanyang ina. Dahil sa kanyang panlabas na anyo, siya ay madalas na kinukutya. Sa kabila ng maraming paghihirap na kanyang hinarap, patuloy siyang may positibong pananaw sa buhay. Noong nagkagusto siya sa isang batang lalaki, nagkaroon siya ng pag-asa sa buhay. Inakala niyang tanggap siya nito, ngunit siya ay pinahiya at pumanig sa mga taong kumukutya sa kanyang panlabas na anyo. At dahil sa galit, nangako si Mira sa kanyang sarili na maghihiganti siya sa mga taong humusga at nanakit sa kanya. Sa tulo ng isang misteryosong bulaklak na tumubo sa isang ribulto, nagagawa ni Mira na pansamantalang basagin ang sumpa. Gamit ang maganda na niyang anyo, sinikap niyang sumikat bilang bagong aspiring model na pinangalan ng Bella. Kathleen Kath Gonzalez in Vince and Kath and James. Ang Vince and Kath and James ay isang Filipino teen romantic film base sa online series na may title na Vince and Kath. Ginampanan ni Julia ang lead female character na si Kath na nanalo bilang Miss Engineering 2016 sa kanilang eskwelahan. Dahil dito sumikat siya at nakatanggap ng maraming congratulatory messages. Kabilang na doon ang mula kay Vince James na ginampanan naman ni Joshua Garcia na matagal nang may gusto sa kanya pero inilihim nito ang kanyang pagkatao. Ang pelikula ay binigyan ng gradong A ng Cinema Evaluation Board of the Philippines at ito'y opisyal na entry sa 2016 Metro Manila Film Festival kung saan nanalo ito ng Children's Choice Award. Mika, In Love You to the Stars and Back. Si Mika na ginampanan ni Julia ay hindi naka-move on mula noong pumanaw ang kanyang ina at hindi rin niya kasundo ang bagong karelasyon ng kanyang ama. Noong nalaman niya na magiging isa na siyang ate, ay lumaya siya at dinala ang kanilang sasakyan patungo sa Mount Milagros, kung saan sinasabi ng kanyang ina na sa lugar na yon, darating ang mga aliens upang kunin sila. Nagkataon naman nakasalubong niya si Kaloy na ginampanan ni Joshua Garcia, isang masayahing binata na nagbibisikleta patungong Batangas para bisitahin ang kanyang napalayo yung ama para ipaalam dito na mayroon siyang cancer. Dahil nasagasaan ni Mika ang paa ni Kaloy, inalok niya ito na pasakayin si Kaloy. Habang sila ay nasa road trip, mas higit pa nilang nakilala ang isa't isa at sa bandang huli ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ang Love You to the Stars and Back ay pinalabas sa big screen noong August 2017 at kumita ng 112 million pesos sa local box office. Yanni Gonzalez in Unexpectedly Yours. Sa pangatlong pelikula kasama si Joshua Garcia, ginampanan ni Julia ang karakter bilang si Yanni Gonzalez. Ang pelikulang Unexpectedly Yours ay dalawang kwento ng pag-ibig na nakasentro sa kung paano marirealize ang mag-inang Patty at Yanni at magtsuhing Kokoy at Jason kung talagang worth it mang buksan nila muli ang kanikanilang puso at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanikanilang buhay pag-ibig. Ginampanan ni Sharon Cuneta ang papel ng pamumataas at overachieving na si Patty na unti-unti nawawala ng kontrol sa mga bagay at mga tao na pinapahalagahan niya. Si Yanni ay isang passionate at determinadong dalaga at dahil sa annulment na kasal na kanyang mga magulang, nagresulta ito sa kanyang pagkabigo sa konsepto ng pamilya.
Ang pelikulang ito ay nilabas noong November 29, 2017 at kumita ng 249 million peso sa buong mundo. Zoe Rivera in I Love You, Hater. Ginampanan ni Julia ang karakter na si Zoe Rivera, isang go-getter na mayroong gustong batunayan ang kanyang halaga. Kasama niya rito sa ikaapat na pagkakataon sa big screen si Joshua Garcia bilang si Joko, isang street smart na gustong tumulong sa kanyang pamilya na makaahon sa utang. Natagpuan nila ang kanilang sarili na nakikipagkompetensya sa isa't isa para sa isang posisyon bilang isang assistant sa kumpanya ni Sasha Imperial na ginampanan ni Miss Chris Aquino, isang media magnate. Ang pelikulang ito ay tungkol rin sa pagiging walang takot na harapin ang katotohanan at tanggapin gaano may kasakit o nakakatakot ang proseso. Eva Mapendo or Angela M. Cortez in Ngayon at Kailanman. Ginampanan ni Julia ang papel bilang si Eva Mapendo o si Angela M. Cortez sa teleseryeng tungkol sa buhay ng dalawang soulmate na parehong nakaranas ng espiritual na koneksyon noong sila ay mga bata pa bago pa sila nagkita ng personal. Magkaugnay na ang kapalaran ni na Eva at Ino Cortez dahil sa mga nakaraang koneksyon ng kanilang mga magulang na nababalot ng misteryo. Ang seryeng ito ay pinalabas sa primetime Bida Evening Block ng ABS-CBN. Hazel Ilagan in Between Maybes. Inilabas noong May 2019 ang Between Maybes na sinusundan ang kwento ng isang washed-up actress na si Hazel na ginampanan ni Julia na may mapagkontrol ng mga magulang. Isang gabi, matapos makibangayan sa kanyang mga magulang, nagdesisyon siyang magbakasyon at mag-book ng random flight. Kalaunan ay napunta siya sa liblib na lugar ng Japan. Doon nakilala niya ang isang binata na nagngangalang Louie na ginampanan naman ng current boyfriend ngayon ni Julia na si Gerald Anderson na nagbigay sa kanya ng kalayaan mula sa realidad at baguhin ang kanyang pananaw sa buhay. Ayon kay Julia, nakaka-relate siya sa karakter niyang si Hazel na tulad niya ay isang young actress. Dagdag pa niya na may point sa kanyang buhay at career kung saan na misunderstood siya na naging dahilan ng kanyang pagkagalit. Dumating na siya sa putong hindi na siya ang dating Julia at hindi na siya ang taong gusto niyang maging. Nagustuhan din niya ang backstory ng kanyang karakter na si Hazel. PJ in Block Z. Ang Block Z ay isang 2020 Philippine zombie thriller film na dinirect ni Mikael Red at pinagbidahan niya na Joshua Garcia, Julia Barreto at Dimples Romana. Ang pelikula ay pinalabas sa sinihan noong January 2020. Ginampanan ni Julia ang isang studios na medical student na si PJ na ang tatay na si Mario na ginampanan ni Ian Veneracion ay nagsisikap sa abot na kanyang makakaya para mabigyan lang ang kanyang anak na magandang buhay. Galit si PJ sa kanyang ama dahil sa pagtatrabaho nito sa ibang bansa. Noong nagre-rounds siya kasama ang ibang med students sa ospital sa loob ng kanilang campus ay may nakasalubong silang pasyente na may marka na hagat ng tao sa kanyang binti at napakabilis na nagpapakita ng mga sintomas ng rabies. Nang sinubukan ng dalawang iba pang med students sa dalhin ang bangkay sa morgue, ito ay muling nabuhay at naglabas ng isang nakakatakot na pandemya. Si PJ kasama ang kanyang mga kaibigan at iba pang tao na naiwan sa loob ng campus ay nagtanggang lumaban sa isang paaralang puno ng zombies habang nag-aantay ng rescue. Elise and Rose in I Am You. Ginampanan ni Julia sa I Am You ang dalawang magkaibang mga babae na magkamukha. Si Elise na nasa kanya na ang lahat at si Rose na hindi maswerte sa buhay. Nag-cruise ang landas ng dalawa nang iniligtas ni Rose ang buhay ni Elise. Dahil dito naging malapit silang dalawa at pinapasok ni Elise si Rose sa kanyang maranyang mundo at tinuring niya ito na para niyang kakambal at binigay dito pati na ang kanyang tahanan, pamilya at mga kaibigan. Ngunit sa huli ay napagtanto ni Elise na isang threat si Rose sa buhay niya at gusto niya itong mawala na sa kanyang landas. Isang trahedya ang nangyari kay Rose na sinubukan na itago ni Elise at ng kanyang mga kaibigan. Yana, hindi na muli. Halos 3 taon pagkatapos ng 2018 ABS-CBN teleserye na Ngayon at Kailanman, nagbalik muli sa primetime si Julia Barreto noong 2021 sa serye ng TV5 na Di Na Muli. Ang Di Na Muli ay isang Philippine television drama series. Kasama ni Julia rito sila Marco Gumabaw at Marco Gallio. Ginampanan ni Julia ang karakter na si Yana na may kakayahang malaman ang tagal ng buhay ng ibang tao sa sandaling mahawakan niya ang kanilang mga kamay. Nang dahil sa kakayahang ito, nagkaroon ng takot si Yana na makipaglabit sa ibang tao, lalo na sa mga taong malalapit sa kanya dahil ayaw niyang malaman kung hanggang kailan niya lang sila makakasama. Candy and Expensive Candy. Gaganap naman si Julia bilang isang sex worker na love interest ni Carlo Aquino para sa Viva Films sa sexy romance movie na Expensive Candy. Sa Instagram, ibinahagi ng 25-year-old actress ang serye ng mga sultry photos para ipakilala ang kanyang sarili sa kanyang bagong pagbibidahang pelikula.
Sa iba pa niyang post, ibinahagi ni Julia ang isang snapshot ng kanyang karakter bilang si Candy na nakasuot ng sexy leopard print lingerie na higit na umani sa kanya ng paghanga mula sa mga kaibigan niyang taga-showbiz. Ang Expensive Candy sa direksyon ni Jason Pollock sa MANA at mapapanood ito sa mga sinihan sa September 14, 2022. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!